guys, so today tuturuan ko naman kayo kung paano mag-create ng product through Shopee. So open the Shopee app, pupunta kayo sa Me. Syempre dapat may seller account na kayo. Then sa My Shop, tapos add new products. Makikita nyo dito yung lahat ng pipilapan nyo. So una, add photo. Sample lang to. Kung nasa photo library na, or may pictures na kayo. Ayan. Sample itong product ko. Hair accessories for babies. Pipili lang kayo ng pwede nyo. Or mga photos na ilalagay nyo. Hintayin natin mag-load. So, kunyari, ito yung cover photo niya. Ibig sabihin, ito yung unang makikita ng customers. Pero kung iba yung gusto nyo i-cover photo like this, kunyari ito. Ayan, mark as cover photo nyo lang siya. Then, malipat na siya sa unahan. Then, next step is yung product name. Ang product name nito is Hair Accessories for Kids. So, lalagyan natin Hair Accessories. Accessories. For kids. Next is ang product description. So, medyo dadamihan natin ang paglagay dito. Lagay muna natin yung title. Kunyari yan. Basta maglalagay kayo dyan ng description. Pangalan muna ng item, mga description, notes, kung ano-anong pwede nyo ilagay. Kailangan 100 plus characters ang ilalagay nyo or 100 plus letters. Next step is sa category. Ayan. So, yung product ko is hair accessories. Pupunta tayo sa babies and kids. Syempre, pang kids kasi siya. And then, pupunta tayo sa girls fashion and accessories. Ayan. So, sa brand naman, wala tayong brand, so no brand. Material, actually, di ko, iba-iba kasi siya. Random kasi, kaya cotton na lang. Sample lang naman to. Cotton. Then, ang age. Lagay nyo lang dyan kung ano yung age range ng item nyo. Sample, 1 to 2 years old. Ang price, depende na sa inyo yan. Sample, ayan. Then, sa stocks, kung ilan yung stocks na on hand nyo or yung kaya nyo ipa-order. Kunyari, 10 stocks. Ito naman sa variations. Kung may iba't ibang variations yung item nyo. Kunyari, sa color, meron kayong black. Click niyan. Meron kayong white. Click niyan. May a-add kayong iba. Kunyari, yellow. Yan. Tapos dito ilalagay nyo naman yung picture. Kunyari, yung item mo na kulay black, na white. If ayaw mo naman lagay ng pictures, wala kang pictures, pwede mo nang tanggalin to. Para hindi na mag-enable yung picture. Tapos yung size naman, kung iba't iba yung size na item mo, pwede mo yung ilagay. Pwede mo naman siyang ibahin kung i-edit mo siya. Kung hindi naman ganyan yung colors, kunyari, ano? Ayan, red, ganyan. Basta, depende rin ko anong variations ng item mo. If wala naman, pwede mo naman siyang gaya ng item ko, wala naman siyang variations. Ito naman, wholesale. Kung may wholesale price yung item mo, kunyari. Minimum order of 2 pieces na item na to, ang max is 5. Then, magiging price niya is, kailangan mas mababa sa 149. So, sabihin natin 139. Ayan. Then, sa-save natin. Sa ship, ito naman, shipping fee. Talagay niyo yung weight.
example ng wheat, naka-box lang naman siya and magaan lang naman siya. So, ia-assume na lang ia-assume lang natin na 0.4 siya. Sabihin, 0.4 kilograms. Bali, hindi naman siya abot ng kalahating kilo. Pag kalahating kilo yung bigat nung item mo, lagyan mo 0.5. Kailangan lang medyo accurate ng konti. Or accurate yung weight na ilalagay nyo kasi makaka-apekto siya sa shipping fee ng buyer. Ayan. May iba't iba na tayo. Lagyan nyo lang dyan kung ano i-enable nyo mga careers. Ayan. Pag ano naman, pwede nyo naman itong i-customize kung ano yung weight, length, or height ng item. Pero kapag di nyo alam, pwede namang itong weight lang. So, ayun. And then, condition. Siyempre, kung bago or gamit na. Siyempre, new. Then, ang pre-order. Kung, kunyari, kukunin nyo pa sa supplier nyo or made to order yung item nyo, kiklik nyo siya. Pero, ilalagay nyo dito kung ilang days. Kunyari, example, 1 week bago nyo may bigay yung order. Yan, lagyan natin 7 days. After nyan, kiklik nyo lang yung publish dyan. If tapos na kayo sa lahat, click nyo lang yan, then ready to go na kayo. Yan. Good luck sa business, guys. Thank you for watching.